ang kaluluwa ng yumao ay pwedeng umasok sa kanilang mga katawan. In short, they can be possessed of the soul of their loved ones. Pero mga kapatid, pag-usapan po natin itong mabuti, pag-usapan natin ito ng maigi, kung may roon ba itong katotohanan, ano nga ba ang totoo tungkol sa mga bagay na ito. Kahit katolikong deboto katoliko, pero ay konektado pa rin sa ganito mga kapatid na paniniwala. So ito ay, kung titingnan natin, naunang pinaniwalaan ng ating mga matatanda, no? Na yun, it can be possible. And if we trace back to the history of religion, those Hindu or Hinduism are those people po mga kapatid na naniniwala na kapag ang tao ay namatay na masama ay pwede siyang mapunta sa hayop. Kung masama pa rin yung hayop, mapupunta sa tanim. Reincarnation yung kanilang paniniwala. And in this case naman po, we can connect this because ang paniniwala naman dito ngayon na ating pag-uusapan ay ang pananampalataya na, uy, kapag ang iyo palang magulang namatay, ay pwede pala itong mag-possess ka iyo. Ito yung topic na tatalakayan natin. Totoo nga ba? Pwede nga ba? At dapat ba nating paniwalaan ang ganitong mga kasabihan o sabi-sabi? Siguro, may mga karamihan pa sa atin kahit na nga sabihin natin na know how to defend his or her Catholic faith are still believing sa mga ganitong mga bagay, mga kapatid. Well, titingnan natin, paano ba natin patitibayin ang ating pananampalataya bilang tunay at totoong Katoliko tungkol sa bagay na ito. Okay, isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Muli, ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel E. Palma, ng katotohanan ating pag-usapan. At ngayon po, pag-uusapan natin mga kapatid, of course, ang katotohanan tungkol po sa paniniwalang totoo nga ba na kapag ang isang yumaong kamag-anak natin namatay, no? At nakita pa natin yung pagkamatay niya, let's say for example, and meron siya mga habilin sa atin, then after a day or after, immediately after death, po-possess niya yung isang member ng family as what, no, in this video did. Pakinggan po natin, ha? Pamisahan. Ito, they are acting like they are talking to the dead. Yung tatay daw nito, namatay, at saka pinoses o pinasukan ang kanyang anak. Ang kaluluwa ng tatay ay pumasok daw sa kanyang anak. This what they claim, mga kapatid. Ito yung kanilang claim na, eh, kaya nga, merong naniniwala dito. Sige, tay. Dahil ito naman, oh, tingnan mo, in some reason, bakit naniniwala? Dahil may mga false na mga evidences po. Maya-maya ay ipapakita po natin yung ating pong support sa Biblia na kung ano ba yung proper na pagpapaniwala po sa mga bagay na tulad nito. Pag-uwi namin, gagawin namin yan. Ha? Alam ko na hindi niya matanggap na wala ka dito o wala ka. You know what, my dear brothers and sisters? Ito ay nakapikit and then kinakausap nila. It's like kinakausap nila yung kaluluwa po ng mga ng yumao na mismo na kamag-anak po nila. Yan. So, titingnan natin dito, no? Totoo nga ba ito, mga kapatid, na pwedeng pumasok ang kaluluwa ni sinuman sa mga kamag-anak niya kapag siya ay namatay na? Kung grabe, no? Grabe yung kanilang, kumbaga, iko-convince ka sa isang bagay na possible kaya. Katulad ba ni Satan? Lucifer, Satan, when he tempted Jesus Christ, grabe, no? Parang ang ganda ng mga offerings, ang ganda ng paniwalaan, but then again, nakikita pa rin yung mali, yung kasinungalingan kasi doon, twisted yung pagpapaliwanag, okay? Ay, wala kami sa bahay natin, wala nung ilibing na, pumunta na kami dito, hindi kami pa-uwi. Ayan, napakinggan niyo po mga kapatid, mula nang mailibing ka, umuwi kami dito, yan, hindi kami nakauwi, ilibing ka, sabi niya. Yung kinakausap niya, yung bata niya na, yung anak, pero ang pagkakausap nila ay para bang yung
yumao na. So, nailibing na. So, grabe. Yung, ewan ko kung paano nga ba ito na i-strengthen sa kanilang mga kapatid, yung kanilang paniniwala na posible talaga yan. Posible talaga yan na yan ay kaluluwa ng aming yumaong mahal sa buhay. Ano, ano kaya yung mga convincing words na kanilang mapapakinggan sa video ito? Anong gusto mo? Pasyalan ka doon? Pasyalan ka ng pamilya mo? Eto ah, nagtatanong yan. Yan yung ano, yan yung kanilang sinanggunian. Ayaw mo? Bakit ayaw? Ang poses po, kapag poses yan, sigurado, nagwa-wild na yan. At saka, nagsasalita na yan ng kung ano-ano. Pero ito grabe, no? Hindi siya gumagamit ng pangalan ng Panginoon. Pero, nakakausap yan. It's like what the warning in the Bible. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritista. Pero ginagawa po mga kapatid, dahil, yun naman, in reality kasi, kapag tayo ay namatayan, masakit po sa part natin. It pains in our heart. Kaya, for the remedy, gusto nating kausapin yung namatay na. Katulad nga ba kay, ano, kay Saul, nang namatay si Propeta Samuel, ano yung ginawa niya? Kinausap niya yung yumao na, nagpatawag pa siya ng espiritista. Grabe, no? It can be happen, pero hindi siya dapat na gawin natin dahil ito ay ayaw na mangyari ng Panginoon. Ito ay kinamumuhian ng Diyos na ayaw sumasangguni sa spirito ng mga namatay na. Ano mo? Ayaw mong sindihan ka ng kandila? Ganon? O ano? Gusto mong umuwi sila doon? So, the assessment here is, nagtatanong, ayaw mo bang sindihan ka ng kandila? Then the response of this girl, para bang merong communication na ipapalitaw nila na totoo talaga, that is possible para sa kanila yun, ha? Na possible na kaluluwa talaga yun ng kanyang ama na yumao. Uuwi sila para sindihan ka, dalawin ka dun sa pinaglibingan mo. Ito naman po mga kapatid, sa atin ang turo, eh, kahit na hindi nasabihin ang mga ganyang bagay, actually it's needed to pray for the dead. Para po sa atin, yan, needed po yan. Hindi po na dapat na tumawag ka ng spiritista or whatever na related na makakapagtawag ng kaluluwa ng yumao na at yun ipapaposes pa sa katawan. Nako, hindi po yan needed. Mali pong katuruan yan. That is a wrong practice. Hindi po. Pumunta lang kami sa church, pinagdaratan ka namin. Habang nandito kami. Kita niyo po mga kapatid, sino ba yung mga ganyan, yung pumupunta sa church, sino ba ang nananalangin para sa kaluluwa ng namatay na? Even though Catholics are practicing like this, because many of the Catholics right now doesn't know the real faith or doesn't know the proper faith that we have. Nasa katotohanan nga yung simbahan natin, but our practice are not. Yun yung malaking diferensya, yung malaking pagkakaiba po mga kapatid. Yung mga Protestante, kahit na nasa mali sila, but some of them are practicing, pra-practice talaga na dapat wag mong gagawin yung dapat na wag mong gawin. Pero tayo po mga kapatid, meron tayong turo na hindi ito gagawin, but we did it. Tulad nga ng nasabi ko, pains for us na mawalan tayo ng mahal sa buhay. And for the remedy, ay naghahanap tayo ng pagkakataon upang makuha yung sakit sa atin na nararamdaman. But then again, mga kapatid, hindi po sana natin gagawin din ang bagay na tulad nito. Kita nyo, kinakausap yung ang kinakausap nila dito, patay na. Ang nakaharap nila yung anak. Yan, clear. Kasi nakuha ko po ito mga kapatid sa Facebook. Pakinggan muna natin. Ano yung conversation nila dito? At paano natin ito mahuhuli maya-maya na ito ay deceiving tactics ng kaaway natin? Remember my dear brothers and sisters, ang atin pong kaaway dito is not yung mga tao, ha? To make it clear, ang kaaway po natin, sabi nga ni San Pablo, are those who are not seen or cannot be seen. Spiritual battle ay reality. Feel. Totoo po yun. Kaya yung ating kaaway ay hindi po natin nakikita, pero nasa paligid. Sabi mo ito eh. Gusto ko mayakap yung anak. Sinong anak? Ah, kita nyo? Sabi niya, gusto ko mayakap yung anak. Eh, sabi niya yun, ha? Kumbaga, pakunwari na siya ay yung tatay niya. Panganay. Yung panganay. Ewan na siya dito. Lahat ng anak mo ayaw mo. Yung iba ayaw mo yakapin. Oh, yakapin daw kayo. Yung mga po muna kakayak dito. Kakayak naman.
Ayan, mga kapanalig, kaluluwa ang yumaong asawa. Yakapin niyo tatay niyo. Anong mensahe mo sa kanila? Bitawan mo na yun. Asawa mo, ayaw mo yakapin? Ayaw mo sa akin, yung asawa mo? Ha? Gusto, ako muna nga yakap sa'yo? Ate, pati ako natatatsa. Kumbaga, kung ikaw ay nandyan siguro sa actual and you are lack of knowledge sa turo po ng ating simbahan, it was been convincing yung kanilang mga pinagsasabi. Dahil, kumbaga no, may ano eh, may dramatization na nangyayari dito. Of course, sa pagtatanong po ng mismong nasa likod niyan, no? Grabe no, sa tanong pa lang eh, alam mo na kung, ewan ko lang, hindi lang ko sure nito kung ito ba ay meron silang script dito o na-briefing ng mabuti ito. At kung mangyari man na ganyan nga ay naposis siya, hindi nagsasalita siya in behalf ng kanya mismong ama, delikado, delikado po yan mga kapatid. Makin mo ba naman na you are being possessed of a soul of your loved one? Being possessed, ha? Pag sinabi natin possessed, meaning to say 100%, hindi ka na ang nagko-control ng katawan. Yan, if you are possessed 100%, hindi mo na makokontrol ang sarili mo. If you are truly being possessed, that's what I've learned noong ako po at naging part po ng pag-attend Second Lay Collaboration Conference sa Deliverance and Exorcism. Kasama ko po dyan si Brother Dan, si Mr. Curious Catholic. So, pag-possessed ka talaga, hindi mo na makokontrol yung sarili mo. Pero ito eh, kakaiba eh. Kontroladong-kontrolado niya pa yung sarili niya. Even though her emotion, kontroladong-kontrolado niya. Magkaiba ito sa behavior ng possess, mga kapatid, na na-experience po namin actually. Na ang plano doon sa high school na pinuntahan po namin sa Guimaras, kasama si Reverend Father Lester Villa, ay to bless lamang. And yun yung pinaka first time namin ni Brother Dance na maka-encounter ng ganoon karaming possess. No? Grabe ba? Ang plano lang ay para ipabless lamang yung school. But then we have the knowledge, kasi sinabihan na rin kami, na some of the students saw the thing that unusual. Hindi siya normal. Kumbaga nakikita lamang siya ng may mga psychic abilities. Suspected yon. And then, it's not been suspected only, but it's been proven na meron nga. At doon ay yun, ang nakikita ko doon ay nag-i-elevate yung mga possess. Nag-i-elevate tapos they are very strong. Yung limang sinasabi ko kanina, yung natira na napakalakas, mga babae pa yun. Mas stronger than 5 men ang kanyang lakas. Grabe. But we are being brief, no? Binigyan kami ng idea din na pag nagkaganyan, wag na wag mong hahawakan na napakahigpit. So, bayaan mo lang, simpre. Yun lang yung ginagawa po mga kapatid. And then, dito, makikita po natin, magkaiba eh. Hinahayaan lang siya eh. So, how is it possession na ang nagaganap dyan? Baka sabihin sa akin na, eh, iba naman yung nangyari sa Guimaras. Sa Guimaras, mga evil spirits, ito ay kaluluwa. Ay, really? So, wala naman kasing katuruan sa simbahan na kapag namatay ang isang tao, especially yung ama ng tahanan, ay papasok ang kanyang kaluluwa doon sa katawan ng kahit na sino man. Wala namang ganoong katuruan. Pero sa kanila, ay they believe, naniniwala talaga sila. And I do not know kung saan nanggaling ang kanilang pundasyon ng paniniwala. Meron ba itong basis? Meron ba itong basihan? Scripture base? O di kaya catechism base, na ito ay totoo, na ito ay dapat maniwalaan. Kung meron man, well, it is against to what they are practicing. Ito pa, pakinggan natin mga kapatid. Ate ako natatats, ha? Tapos si ate ako. Ito pa yung nakakalungkot dito mga kapatid. Dahil ang dami yung mga nakakasaksi nito. At ang dami-dami talaga at ang daming challenge ang kahaharapin po natin, you, the one listening right now, upang i-correct po ang mga maling paniniwala, maling practices ng ating mga kapatid na mga Katoliko. Ito talaga yung pinaka-challenge problem po para sa atin eh.
yung bang nasa sa atin yung problema mismo. Nasa loob ng simbahan, nasa loob ng iglesia, nasa loob ng mga sumasampalataya. Kita nyo, no? Paniwalang paniwala ang pamilya. Even though those people, hindi ko alam kung magkakamag-anak ba sila or sino ba yung mga nanonood dyan ngayon sa videong ito, hindi ko alam. Yan, yung maong papa nila. Yan, yumaong papa. Klarong-klaro yan, ha? Yan daw, yung yumaong papa nila, May 1. So, meaning to say, talagang firm na firm ang kanilang paniniwala dito, mga kapatid, na kaluluwa talaga yun ng yumaong ama ng tahanan. Kahit na ito ay against sa turo ng Biblia, but they are still claiming and they are affirm to their belief yumaong kaluluwa ng kamag-anak. Tapos papasok doon. Tapos kakausapin ang pamilya. Ganito ganire, ganito ganon. Really? Totoo ba yun? Tama ba na yun ang paniniwala natin? Ano pa kaya? Yakapin mo mga anak mo! Yakapin mo! Yung mga apo mo na dito. Malambot pa naman ang puso ko. Yakapin mo ito, papo. Yung apo mo, yakapin mo! Yakapin mo! Galawin mo ka! Ito po mga kapatid, ha? Diba tinanong sa kanina, gusto mo bang yakapin ang mga anak mo? Ang pati yung apa, ang sabi niya, oo. Tingnan nyo nga, see? Diyan pa lang makikita nyo na wala nang katotohanan yan, eh. Out of truth na yun. Pero mang oo na hindi ginagawa, no? Kita mo yung mga kapatid, eh. Ito ay ang ginagawa natin ngayon upang ipakita lamang po ang katotohanan dito. So, if there anyone here na nakakakilala po sa mga nasa videong ito, I will make myself clear muna dito po. This is upang i-educate ang mga Katoliko na hindi po totoo ang bagay na sinasabi na kapag ang kaluluwa ng yumao ay po pwedeng pumasok po sa kahit na sinong tao. Wrong, wrong, and wrong po yan. So, kung ikaw ay Katoliko ngayon, you are listening, at kung ikaw man ay nakakakilala dito, well, no? Ang totoo niyan, naluloko lang po kayo ng mga ganyang paniniwala. It's like a propaganda. Hindi ko po sinasabi na sinisiraan ko sila. Ang sa akin po dito ngayon, mga kapatid, ang akin lang po ang mga Katolikong nakikinig, no? Makinig po kayo. Hindi po 'yan practice ng turo ng simbahan. It's a wrong practices po. The Bible, napaka against po niyan na maniniwala ka po diyan, sa paniniwalang iyan. So, kitang-kita mo naman, no? Parang kapag tayo ay kulang talaga, no? Sa pag-aaral, specifically, dito po mga kapatid, oh, sa katekismo natin, talagang pwede tayong maligaw ng landas. But we will pray to the Lord na mangyari man po yan ay sana ibalik tayo. Dahil, alam naman natin mga kapatid, we have only one soul. Iisa lamang pong kaluluwang nasa sa atin. If we lose our soul, we lose our salvation also. So, we will think very effectively kung ano ang way para po tayo ay mailigtas, no? Dahil marami at rampant na talaga ang mga tuso sa mga pagtuturo katulad po nito. Kita nyo? Ito ay laganap na sa social media. And I believe some of a Catholic or some of Catholics also believe in this, na pwedeng mangyari yan. But then again and again, hindi po pupwedeng mangyari ang bagay na ito, at hindi po yan papayagan ng simbahan na ito po ay maging laganap ang paniniwala. Ang problema kasi, kahit na ipagbawal man ang simbahan, ipagbawal man ng Diyos, ay ang mga tao pa rin ay patuloy na sumasangguni. You know what, my dear brothers and sisters? If we are fan of this, if we believe in this, we commit the sin against the first commandment. We have only one God. Dapat siya ang paniniwalaan natin, siya ang pananampalataya natin. Sasabihin niyo sa akin, Brad, hindi naman namin sinasamba yan, eh. Hindi naman namin ginagawang God. Pero sabi ng Diyos sa Deuteronomy, ay huwag tayong sasangguni sa spirito ng mga patay. Who you think you obey? Diba ang Diyos? Kung tayo ay talagang naniniwala sa isang Diyos, paniwalaan natin yung kanyang sinasabi. Right? Yakapin mo, kaya mong igalaw kamay mo? Yakapin mo! Sige na, yakapin mo! Lolo?
papo yung tao. Ah, papo, yun. Yakapin mo, kaya hindi siya makayakap mga kapanalig kasi, ano, nakoma pala ito bago namatay. O, kita nyo? Kaya daw hindi makayakap. Dahil nakoma, bago mamatay. I-inact talaga ito. Grabe, no? Ibig sabihin pala mga kapatid, ang kaluluwa ng isang yumao, kapag ang isang tao ay ganito, bago sa mamatay ay coma siya, ibig sabihin kapag namatay siya, lumabas ng kaluluwa niya sa kanya, ang kanyang kaluluwa ay coma pa rin. Komang-coma pa rin. Nako, napaka-iba po sa turo talaga ng simbahan. Napakalayo po talaga sa turo ng simbahan. Ang Panginoong Hesus, nangyari sa kanya, merong glorified body na ibinigay sa kanya. Kumbaga, noong siya ay pinarusahan, titingnan natin at babasahin natin, according din sa ating nakalap na history tungkol sa pagpapalo sa ating Panginoon, sakit na sakit na yung likod niya at kumbaga, halos hindi na siya makatayo ng hindi nga sa halos makalakad noon eh. Sana, kung ganyan yung argumento, hindi sana, hindi rin makalakad yung ating Panginoon noong siya ay na-resurrected, noong siya ay muling nabuhay. Ito, para sa kanila, yan, para sa kanila, yung kaluluwa ay kung ang isang kaluluwa na yumao na ay noon or before siya ay coma, ang kaluluwa pala ay coma pa rin. Naku, yan yung isang bagay na kung titingnan po natin mga kapatid, no, very obvious na maling-mali talaga. No? Maling-mali talaga at malayong-malayo talaga ito sa katotohanan na papaniwalaan natin. So, dito pa lang ay madedetect na natin, ma-identify na natin mga kapatid kung ang turo nga ba ay nasa tama o baka wala na. Na, imbres na. Na, grabe luha niya. Wala kang kukunin sa mga anak mo. Gabayan mo sila lahat. No, mga apo mo, gabayan mo. Asawa mo. Ito ay pinaano ito. Alamin ko kukunin siya. Ayaw niya sa kukunin ng lahat. At isa pang bagay na bakit mas lalo silang naniniwala, dahil may isa pala doong bata na naginip, nakukunin siya. Alam niyo mga kapatid, yung panaginip ayon naman sa Biblia ay yun ay bunga ng mga pag-iisip o iniisip. The more you think, the more possible na ikaw ay naginip. Yun po yun. So, hindi lahat ng panaginip ay automatically ay refer talaga sa yan may message. Pero na lang po sa nangyari kay Nabucodonosor na siya ay nanaginip, no? During the time of Daniel. Pero hindi lahat ng panaginip po ay ganoon talaga. If that the case, at nanaginip tayo ng ating kamag-anak na namatay na, pray for the soul of the dead, no? Pray. At huwag na tayong magsangguni pa sa mga spiritista, sa mga babaylan, sa mga manggagamot, o kahit nasaan man, sa mga, tawag ito, yung kay kalwag, yung mga ganon. Huwag na tayong magsangguni pa sa mga ganon, mga kapatid. Ako, napakadelikado po niyan na gawain. O, tingnan natin to. Wag. Huwag mong kukunin. Gabayan mo sila. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-notify. Huwag dyan dyan, ayun. No? Really? Oh, kita niyo mga kapatid, gabayan na lang daw sila. Huwag kukunin. Bakit? Meron bang right ang kaluluwa ng namatay na nakukunin ang kahit na sino mang kaluluwa dito sa lupa? Ang turo kaya yun mga kapatid na kapag ang kaluluwa ng yumao na ay po pwede pang kunin ang kaluluwa ng kanyang mga mahal sa buhay na nandito na. In the Bible naman, kung tayo po ay mga Bible lover, nakita po natin doon yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa parable niya patungkol sa isang mayaman at saka kay Lazaro. Ano yung nangyari doon? Hindi napunta sa langit yung mayamang yon. At sabi niya, kung maari sana, papuntahin niyo sila sa lupa dahil meron pa akong mga kapatid. No? Kung magkaganyang mangyari na may kapangyarihan pala yung mga kaluluwa upang kunin yung mga kanyang mga buhay na mga kamag-anak, sana ganun na lang ginawa. Bakit nag-please pa siya kay Abraham, no, na nasa langit? Ako naman, napakalayo talaga ng mga ganitong paniniwala mga kapatid. Say mo. May paganyan-ganyan pa kasi. Ano, gusto mo na bang tumawid? May mensahe ka ba para sa asawa mo? Okay, tamo. Gito po mga kapatid. Ano, gusto mo na bang tumawid? Ibig sabihin, may power sila. Itong mga nasa likod niya, may power pala sila upang ipatawid yung mga kaluluwa. Pagka ganyan, parang si Apollo Kibuloy lang po mga kapatid.
sa pulo kimuloy ay pipirma para sa kaluluwa mo upang ikaw ay maligtas. Nako, parang ganun-ganun lang eh. Parang magkaganun lang eh. Magkakaparehas lang. Similarity lang sila sa mga claim din ni Kibuloy. Para sa mga anak mo, sabihin mo. Para ngayon na rin pagkakataon na nagbusa tayo. Ano? Uy, minagbigay niyo ko ng star to. Masahin mo kasi. Pangalan niya? Esor. Si Esor yan. Salamat sa 100 star. Kita niyo po mga kapatid ha. May nakikisempati pa ha. May nakikisempati pa. So, kita mo na. Sa social media, nangyari. At naka-live sila. At may nagsusupport talaga. Even though sa mali. Ito naman yung challenge dito mga kapatid. Kung ang mga maling pagtuturo po na sa paligid natin ay sinusuportahan, bakit naman ang tamang pagtuturo sa ating simbahan ay bibihira lang po yung mga nagsusuporta dito? Marami ba yung fan ni Lucifer kumpara sa fan ng ating Panginoon? I believe na hindi po ganoon yung konsepto. I believe na marami talaga yung mga mabubuti. Meron talaga lahat ng tao may kabutihan sa puso. Ang problema lang po mga kapatid eh nahihirapan sila to distinguish ano nga ba yung gagawin. Kaya ganyan, katulad nito, mali na yung turo, mali na yung aral, mali yung practice, but then suportado. Bakit kaya ganun? Naudagap? Gusto mo na ka tumawid? O kita mo ha, ito yung grabe no, may power pala sila. May power sila na ipatawid yung kaluluwa. Really? Pwede palang ganun? Na ipatawid yung kaluluwa ng yumaon na ipapatawid. So, are they God para gawin yun? Kasi parang magkalayo talaga. At napakasalong na ito mga kapatid sa Biblia. In Matthew 10:28, only God can bring you to heaven or to hell. No? Siya ang makakapag-decide kung saan ka mapupunta. God can do that. Bakit ito ipapatawid niya? Si Abraham nga sabi niya, hindi po pwede na ako ay pupunta dyan. Mula dito kasi merong malaking harang. Hindi ako pwedeng makakapunta diyan. Abraham na yun ha. Abraham. So mas great pa ba ito kay Abraham? Ito nagsasabi na ipapatawid niya na. Gusto niyo ba tumawid? Oh, grabe yung ano, yung tama. Iwan ko lang kung saan siya natamaan. Ayan. Basta nakamalay pang gano'n mo, balilan mo. Huwag wala kang kukunin sa mga anak mo. Kita niyo po? Yan. Kita niyo yung ginawa ng ali? Nag-cross pa siya. Grabe, no? Hindi lahat ng gumagawa ng pagko-cross pala ay sa simbahan. Some of them are using this for their occult practices. And occult practices po, mga kapatid, are demonic in origin. Kahit balik-balik ta rin po natin, demonic in origin is a demonic in origin. Kahit ano man yung gawin natin, ang demonyo ay demonyo pa rin. Kaya nga naging demonyo yan dahil hindi siya gustong maging anghel. Ayaw niya na maging anghel, manatiling anghel or good. Kaya naging demon po yan. Deception ang kanyang dala, hindi po katotohanan. Rejection ang kanyang dala, hindi po acceptance. Akala natin accepted na ganun yung ginagawa, pinapatawid niya na. Really? Pero nako, deception pala yun at rejection ang kanyang ginagawa. Kita nyo, marami na yung mga Katoliko naging cafeteria Catholic. They rejected some of the beliefs of the Catholic that is very important. Cafeteria Catholic. Even though they know that is not good practice, but they did it. Cafeteria Catholic. Sana ma-avoid natin yung mga ganito mga kapatid ha. O, tingnan natin itong kanyang ginagawa. Men, huwag kang umiyak. Umiyak ka na naman eh. Oh really? Ganun lang yun? Ganun lang yun? Pinitik lang sa may tainga? Tapos ano lang? Sinampal-sampal lang ng ganun yung konti? Then, wow! I am me now! I am me now! Grabe! Possess! Tapos ganun lang yung ginawa? Okay nang lahat? Really? Hindi ba yung drama? Possess ba yun? Ganun lang? Tapos ganun? Tapos yun na? Okay nang lahat? No? Okay nang lahat? Gising na ako. Ako na ito. Okay. Pakinggan natin ha. Tomiya? Umiyak ha? Ikaw umiyak? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ayaw mo siya, tayo pa. Oh, parehas pa rin yung boses ha? Ang boses po mga kapatid, nag-iiba ng boses pa rin ang boses. O paanong tatay niya yun, pero yung boses, magka-boses sila? Grabe naman. Kung magkaganon, ibig sabihin ang boses ng kanyang papa ay babae pala. Grabe, paano kaya nangyari ang ganitong mga bagay mga kapatid? Dahil ito sa maling paniniwala.
Kaya nga merong kanta, maraming namamatay sa maling akala. Huwag na nating hayaan pa o hintayin pa, mga kapatid, na maging delikado yung ating sitwasyon dahil po sa maling akala. Yan, huwag nang mangyari nawa sa atin na magkaroon tayo ng maling akala. Dahil ang totoo po, dapat ay tayo ay mag-rely din sa turo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay produkto ng simbahan. Ang produkto ng simbahan, mga kapatid, ay mapagkakatiwalaan. Kaya nga po, ito yung sinasabi mismo dito sa ating Biblia. Ano kaya ang tugon ng ating Biblia patungkol po sa mga ganitong mga practices? Basahin po natin yung Deuteronomio 18:9 hanggang sa 13. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga taong tagaroon. Take note of this, my dear brothers and sisters. Huwag gagaya sa kasuklam-suklam. Ibig sabihin, kinasusuklaman ng Diyos ang mga ganitong mga gawain. Ano ba ito? Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Grabe, no? Yung mga card reader, no? Grabe dyan. Yung mga palm reader, yung mga manghuhula, fortune teller. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Mga ganoon. Yung mga nangkukulam yan. Huwag na huwag kayong magkaroon ng practice na katulad yan. Nang mga mananawas, yun, nakaraan si Pastor Agnedes ay kakampi pala ng mantatawas. At maraming nagalit sa atin doon noong tayo ay nagbigay ng commentary video kasama ko si Mr. 721 Catholic, Brother Aljan, during binigyan natin ng commentary video po yung mananawas, kakampi pala si Archie Agnedes. Totoo naman yun, nakita sa video yun eh, kung may ebidensya, hindi yun gawa-gawa ko lamang. At ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga namatay, asuklam-suklam po mga kapatid, klaro po ito na huwag po tayong sasangguni sa espiritu ng mga patay. Sabi po yan ng Biblia. Eh sila sumangguni, naku, ipagpanalangin na lang po natin mga kapatid, na sila po ay mabuksan sa kanilang pag-iisip at na matanggap nawa nila ang turo ng simbahan. In anyone right here that is listening to this moment, no, kung sino man ang nakikinig dito, nanonood ngayon at nakakilala sa kanila, please inform them na mali yung kanilang ginawa, na sumangguni sila sa espiritu ng patay. Mali po yun mga kapatid. Sabi dito, sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh. Grabe, galit pala ang Diyos sa mga ganyan. Pakakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. So ipinagtabuyan pala ng Diyos mga kapatid ang mga gumagawa ng mga bagay na iyan. It is against the will of God. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Itong sabi ko eh, kaya nga, if we did it, so mean to say, we disobey the first commandment of the Lord. Kaya huwag tayong basta na lamang maniniwala, even though it's sound convincing po sa atin mga kapatid, ang presentation ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, pagkos tayo ay talagang maging mapangkusisa. Yan, huwag tayong magpadala sa mga budol-budol na yan, no? Budol-budol gang, no? Maraming mga activities na gagawin nila, it is not according sa teaching ng simbahan. It is against the will of God, against the teaching of the church, but they still keep on doing. Ito po mga kapatid ha, ang totoo po niyan, hindi na po pwede na ang espiritu ng mga yumao na mga kamag-anak po natin ay babalik pa po dito. At ipoposes ka pa ha, ipoposes, naku, maling-mali po yun. Dahil sa turo po ng ating simbahan, makaisang beses lang po itinakda ang tao na mamatay. Then after that, the judgment. In 9:27 of our Bible, itinakda ng Hebreo, I mean, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay
hukom. Meron ng particular judgment after death, mga kapatid. Kaya paano pang after death, ang kaluluwa ay babalik pa? Tapos, pupunta pa doon sa kaluluwa ng tao? Imagine that, May 1 pa yun ha? May 1. Then, yung video siguro mga month of August, May, June, July, August. Grabe, no? After 3 months pa siya bumalik. Napaka-imposible po. What will be the accurate and possible? Bakit nangyayari ang mga bagay na yan? Just in case na meron ng pumasok sa taong yon, sa batang yon, what is the very big possible? Hindi po kaluluwa ng yumao. Hindi po kaluluwa ng yumao. Ano po ang possible na nakapasok? Ito po, basahin po natin. Sa ikalawang Korinto 11:14, ito po ang ating mabasa. Hindi ito dapat pagtakhan. So, ibig sabihin mo ka magtaka. Do not be wondered. Kapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Even though Satan can deceive you through saying, I am the angel of God, I am the angel of light, even though he was before the angel of light, Lux and Pharaoh, Lucifer, but he is now Satan that can deceive anyone. Can deceive the family or the loved ones of the departed one. Pwedeng mangyari po yun, mga kapatid, no? Kaya hindi talaga katakataka na magkunwari ang katwiran, no? Ang magkunwari ng na nasa katwiran o nasa katotohanan, nasa liwanag ang kasinungalingan. Okay? Dahil ang ginagawa lamang nila ay yun nga, dinideceive ang mga mahihina. Kahit nga yung mga strong faith, minsan ay parang maniniwala na rin na totoo yung mga sabi-sabi. Pero the Bible said, hindi ito dapat pagtakhan. Dahil it can be happen, it can possible, it will be possible na sa Tagalog pa nung balat kayo, no? Magpakunwari, no? Ang evil as an angel of light. So, hindi po malayong mangyari na ang nakikita ng mata ay talagang hindi ang katotohanan. Dahil pwede pa lang magpakunwari ang ating kaaway, which is the evil one, upang sabihin na I am the light, I am the angel of the light. And somehow, sinasabi pong I am God. Grabe, meron ganoon. At yun nga, nagpakunwari pa na kaluluwa ng yumaong ama. At sinasabi pa yung kung ano-anong mga bagay. Imagine, mga kapatid, in your simple analysis, ang kaluluwa pala ay pwedeng makuma dahil nakuma yung katawan ng tao bago ito namatay. E koma. Tapos, noong naposes yung isang tao, koma pa rin yun. Naku naman. Okay. So, hanggang dito lang po tayo ngayon sa pagkakataong ito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, Prodeo et Iglesia.